kakagating ka pa ng surot, nakita mo ang daming pantal ng babae. Sos Mariosep, kapag yan ay kinagat ang mga puting mga turista, nako, at nakarating yan sa Europa, wala nang pupunta sa Pilipinas at gagatungan pa yan ng Thailand at ng Bali na kalaban natin bilang destinasyon. Duda ko dyan na ratan lang ang magiging dahilan kung bakit nagkasurot, no? Dahil alam naman natin ang ratan, tugman-tugma, no? Sa klima ng Pilipinas, no? So wag naman nating sisihin yan sa ratan. Siguro, talaga lang sa patakaran na talagang palpak. Dahil, maidideny nyo pa ba na isa na tayo sa pinakamalala, pinakapangit na airport? Kaya nga, mabuti na lang, ewan ko ba, yung debate kung dapat palitan ang pangalan ng airport o hindi. Kung ako, kamag-anak ni Nuno Aquino, tututol na rin ako. Nagagamitin yung pangalan ng kanyang ama o kanyang kamag-anak sa isa sa pinakapangit na airport sa buong daigdig. Alam nyo naman po, nakakalungkot po yan dahil ang unang-unang nakikita ng mga dayuhan na bumibisita sa bayan natin ay hindi yung ganda ng Coron, hindi yung ganda ng Boracay, hindi yung ganda ng Bohol, kung hindi ang airport. At habang ganyan ang airport natin, talagang dagok sa atin yan, black eye yan sa ating turismo. Kaya naman, alam mo mga partners, ha? Ako, galang-gala ako ha, wala talagang tatalo sa Pilipinas pagdating sa natural na ganda ng mga tanawin, na ating mga beaches, no, na ating kabundukan. Kaya nga lang, hindi tayo gaya ng Thailand o kaya ng Bali na napakagaling nilang ibenta ang kanilang mga bayan. Bakit? Una-una, maganda bang airport? Pag dumating ka sa airport nila, ay, ang ganda, exciting na talaga, bakasyon na ako. Eh dito, imagine mo, nagkaka-brown out ang airport, na delay. Ay, nako, ngayon, kakagating ka pa ng surot, nakita mo ang daming pantal ng babae? Sos Mariosep, kapag yan ay kinagat ang mga puting mga turista, nako, at nakarating yan sa Europa, wala nang pupunta sa Pilipinas at gagatungan pa yan ng Thailand at ng Bali na kalaban natin bilang destinasyon. At huwag natin kalimutan, no, na talagang ang mga bansang Thailand, Indonesia at Malaysia ngayon, sang katutak ang mga Chino na nagbabakasyon dahil meron na silang visa-free para sa mga Chino. Pero dito sa Pilipinas, kakaunti pa lang po din. Bagaman tayong pinakamalapit sa kanila, bakit? Dahil ayaw pa natin silang papasukin, dahil marami sa gobyerno ni PBBM, ang tingin nila sa mga Chino ay mga kalaban. Kaya sabi ng mga Chino, di dyan kayo, bahala kayo sa buhay ninyo, gagastos kami sa mga bansa gaya ng Thailand, Malaysia at Indonesia. Kailan ba tayo gigising, mga kababayan? Alam niyo po, matinding kahirapan sa ating bayan. At kapag napalaki po natin ang ating mga kinikita sa turismo, ang dami pong mga nagta-tricycle, nagji-jeep, mga nagbabangka, mga nagbebenta ng pagkain, mga mangingisda, mga owners ng hotel, yung mga owners ng mga recreational activities, lahat po sila kikita na mas malaki. Bakit natin pinagkakait yan sa ating mga kababayan? At siyempre, habang nababalita sa buong daigdig na may surot ang airport, sino ngayon gusto pumunta sa Pilipinas? Alam niyo yung mga Amerikano, ang mga puti, pag narinig nila, dalawa, kuto at surot, diring-diri sila. Talaga. Alam mo, yung kuto, kapag merong kuto sa eskwelahan, buong eskwelahan, pinasasara. Ganyan ang tingin nila. Ganyan din sa bedbug. Alam mo kung bakit? Abaho ng surot eh. Pag pinatay mo yun, amoy na amoy, no? Sasabihin ng mga Amerikano, wow, what's this? It stinks. What's this? It bites and it stinks. Oh my gosh. Maraming salamat po, DOTR, dahil binigyan nyo na naman ang balita ang Pilipinas. Congratulations sa inyo. Ba sapat naman yung pondo na inilalaan dyan sa airport, lahat ng maintenance and everything para mapanatili talagang maganda at kaaya-aya pagdating sa mga turista? Well, alam mo nga yung NATO na kung saan nagkaroon ng surot, binigay na nga sa atin yan. Dalawang bansa nagbigay sa atin yan. Nandun ako nung inauguration na, nung panahon ni Presidente Estrada. Dalawa po yan, French at Japan. Japan talaga yung gumastos, pero yung mga engineering at saka mga architectural designs ng airport ng Terminal 2, kaya napakaganda po, mga Pranses naman. So it's just a matter of maintaining what we already have. Ano ba naman kayo? Pero siyempre, ngayong si RSA na ang mag-i-improve ng NEA, titignan po natin, baka naman in a matter of 2 or 3 years, hindi na tayo mapapahiya sa buong daigdig na pinakapangit ng ating airport na meron pang surot ngayon. At kabilang nga itong NEA sa mga airports dito sa ating bansa na for modernization, attorney.
dito nga this year. At hopefully ay maisa katuparan at hindi na tayo dito yung pagiging worst ay magiging ma-improve na, attorney. Alam sa mo, mga susunod na mga panahon. Pero hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa kasi kung titignan mo yung Cebu Airport, kung titignan mo yung Clark, voted naman as one of the best airports in the world. At least as far as architectural design is concerned. At saka yung pagpapatakbo, ako, no, dalawang beses sa Sanligo ako nasa Cebu. Happy-happy ako dyan sa airport na yan. Bihira ang delay, tapos ang bilis ng bagahe. Paglabas mo dyan, wala pang 15 minutes, labas ka na ng airport. Kung nagagawa ng mga Cebuano, ba't hindi nagagawa dito sa Maynila? Yun ang tanong ko lang. Meron bang mga katangian ng mga Cebuano na nagiging mas efficient sila sa airport o talagang mas ginagampan lang nila ang kanilang mga katungkulan, no? Yung mga taong naninilbihan dyan sa airport. Ano naman ang ginagawa ng mga tao sa airport natin? Bakit nga ganyan ang ating airport? Hindi katanggap-tanggap na samantalang ang Cebu Airport ay isa sa pinakamagaling na airport sa buong daigdig, yung NEA naman na pinaka-busy na airport natin ay isa sa pinakapalpak. Dapat siguro imbitahin natin yung mga nagpapatakbo ng Cebu Airport at turuan ang nagpapatakbo ng NEA kung anong dapat gawin nang hindi na po maging ganyan ang estado ng ating airport.